Sa mga nakalipas na taon, mainit na pinagtatalunan ang Reproductive Health o RH Bill. Pero sa ilang mga probinsya, nagpatupad na sila ng sarili nilang mga programang may kinalaman din sa Reproductive Health. Nauna rito ang probinsya ng Aurora, kung saan nabawasan raw ang bilang ng mga namamatay na ina't sanggol mula nung ipinatupad ang kanilang RH code. Narito ang special report ni Mariz Umali. Paano yun? Buntis pa yung asawa mo? Kung minsan po ay may hanap buhay ng punibat, pupunta po sa ilog. Maglalambat din lang. Gano'ng kalaki yung kinikita mo dyan pag binenta na yan? Kundi lang po. Mga wala pa kung isang taon. Hindi pa man lumalabas ang kanilang panganay, pinaplano na nila Marites at Mark na panatilihing maliit ang kanilang pamilya. Sa hirap daw ng buhay, laking ginhawa na katuwang daw nila ang kanilang probinsya sa pagpaplano ng kanilang pamilya. Habang mainit pang pinagdedebatihan sa loob at labas ng Kamara ang Reproductive Health o RH Bill, 7 taon lang nagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa Reproductive Health ang probinsya ng Aurora. Kauna-unahan sa bansa at ngayon ay ginagaya na ng ibang probinsya. I was the one who principally authored it while in Congress. And then it was not taken up by the national government. I told them I will do it locally. Ang mga pangunahing probisyon ng Reproductive Health Care Code ng Aurora, laman din ng panukalang RH Bill sa Kongreso. Sa mga reproductive health session tulad nito, tinuturuan ng mga health worker ang mga residente kung paano magplano ng pamilya. Family planning kasi ay voluntarism. Mayroon tayong modern family planning method na yun ay yung pills. Ang mga pamaraan naman ng natural family planning, una ay yung basal body temperature method. Sa ilalim ng RH code ng probinsya, binibigyang impormasyon din ang kababaihan kung paano maiiwasan ang abortion at sexually transmitted disease. Iniinganyo rin ang kalalakihan na makiisa sa programa. Tingnan mo kung nasaan si baby. Ang layunin nito ay para maiwasan ang pagkamatay ng isang inang nanganganak, tapos yung hindi sila magkakaroon ng breast cancer. Maiiwasan din ang mga sakit kasi nagbabakuna po kami. Buhat ng ipatupad ng Aurora ang kanilang RH code noong 2005, malaki na raw ang bago sa probinsya. We think it's effective. Before, ang average children is 3 to 5. Ngayon, 2 to 3 na lang yung average number of children. So, hindi sila ganun kaagap mag-asawa at mga anak. Kahit na ang biggest population namin is 15 to 19 years old. Bumaba rin ang maternal deaths o bilang ng mga namamatay sa panganganak sa probinsya matapos ipasa ang RH code. Ganun din sa bilang ng mga sanggol na namamatay. Mas napapangalagaan na yung mga bata this time. Pero sabi sa isang assessment study noong 2010, mahirap iugnay sa RH code ng Aurora ang anumang nangyaring magandang pagbabago, lalo't marami naman daw RH programs na matagal nang ipinatutupad. Ang hindi raw may tatanggi, nagbigay daan ito para sa mas malawak na pag-intindi sa issue ng populasyon sa mas maraming tao. Wala akong makitang direct correlation talaga. Kasi yung mga bansang yumaman at papayaman ngayon, India, Brazil, wala namang mga RH yan eh. Ang kailangan is tutukan ng ekonomiya. Huwag na tayong madistract pa dyan sa mga reproductive health issues na yan. Minsan din may side effects daw ang paggamit ng contraceptives tulad ng naranasan ni Nanay Lydia. Ilang taon na po akong gumagamit ng pills, nabukol-bukol po yung ulo ko. May nana po na halos parang tagyawat po siyang malalaki. Ganun po ang side effect ng mga nanay na uminom ng pills kasi po ang pills ay suited only for 40 years old. Di naman itinatanggi ng lokal na pamahalaan na may kahinaan pa rin ang kanilang RH code. Even if you have the law or the ordinance, if the people on the grassroots do not know about it, walang mangyayari. Ang ilang ina di naaabot ng serbisyo ng gobyerno at di pa rin nakaliligtas sa peligro dulot ng panganganak. Hindi enough ang aming funding and ang personnel hindi rin sufficient. Kung wala ka namang contraceptives na ibibigay ng libre, ay napakahirap para sa isang mahirap na pamilya ang masustain yan. Malayo pa nga raw sa pagiging pulido ang RH code ng Aurora, pero mabuti na raw ang mayroon kaysa sa wala. Based on our experience, we would recommend na magkaroon din sila ng kanilang or a national reproductive health care code. We will be spreading yung magandang effects na nakita na namin. No need to enact a law.
Doon natin ibuhos ang resources natin. Trabaho, livelihood, education, tataas ang quality ng buhay. Bukod sa Aurora, may 6 pang probinsya, 22 munisipyo at 3 syudad sa bansa na nagpasa na ng sarili nilang RH code. Maris Umali, GMA News.